Ayan, good morning po, good morning. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At halos tinanghali na po tayo bago tayo nakarating dito sa unang spot natin. Time check nga pala natin ay alas 9:30 na po ng umaga. Kaya talagang, alo, patanghali na. Nahulog pa yung kalaw. Lakas ang hangin. Bali, kahapon nga pala, right after namin naman na dun sa Danawan, kinabukasan, nagtungo kami sa Inatuan Island. Dun sa medyo malayo. Yun yung spot na pinuntahan namin kahapon. Pero hindi kami pinala dun. At napauwi kami ng maaga. Gawa ng sumakit yung tiyan natin kahapon. At nagsusuka tayo. Kaya napauwi kami ng maaga kahapon. In short, wala kami nahuli. Kaya hindi natuloy yung vlog namin kahapon. Hindi ko na lang in-upload kasi wala eh. Wala kaming nahuli kahapon. Nakapag-drive ako. Siguro mga 30 minutes lang yung drive ko kahapon. At wala. Talagang masakit yung dyan ko kahapon. Parang pinilipit. Kaya ayun, napauwi kami ng maaga. So itong spot na to, malapit lang to sa amin. Ayun yung isla namin. Malapit lang. Medyo tinanghali tayo dahil hinihintay kasi natin na humina yung agos dito sa spot na to. Kaya ayan, sana meron ditong isda na mapakita sa amin. So tara mga panichong, dive na tayo. Welcome back mga panichong, another spearfishing adventure na naman tayo. So sa episode na to mga panichong ay buntog hunting tayo ngayon dahil ito yung marami or common dito sa area namin. At dahil wala din naman tayong makikitang or nakikita mga pelagic na isda, kaya focus na lang tayo dito sa mga isda na to. So unang dive kaagad natin mga panichong ay dito nakakita tayo ng isdang tabundo or grouper. Good size na rin to, kaya kinuha na rin natin dahil pang dagdag timbang na rin to mga bro. At dito naman sa ating pangalawang dive mga panachong ay nakakita tayo ng isdang buntog at nakatago sa lumot. Kaya ayan, hinanap po na natin bago natin ito pinana. Sa tuwing nga pala ako ay nakakita ng buntog mga panachong, kapag ako ay namamana nito ay talagang dumidistansya ako kapag pinupull ko yung trigger dahil mababaliko po yung or masisira po yung shop natin kapag masyado tayong malapit dun sa isda kasi matatamaan yung bato. Kaya talagang medyo crucial din yung ganitong klase ng pamamana dahil mahaba yung gamit kong pana mga bro. Another dive mga parechong, bali dito another na buntog naman yung nakita natin. So ang ganitong behavior po ng isda mga bro ay kapag sila po ay sa tuwing nakikita ng tao or napapansin ng tao, sila po ay agad na tumatago sa mga lumot. Kaya yun yung pagkakataon na pwede natin silang panain dahil mailap po sila kapag sinusundan po natin sila na lumalangoy na papanain natin. Ayan mga pares, yung kagaya po ng sinabi ko, buntog harvest tayo ngayon. Kaya ayan, another buntog na naman yung nakita natin. So paunti-unti lang po ito mga pares, pero kapag ito po ay naiipon din ay malaking pera na rin po ito. Kaya dito na lang muna tayo aasa dahil hindi pa po season ngayon ng mga pelagic or mga tangigi or mga GT. Kaya ito na lang muna yung ating pansamantalang papanain. Shoutout nga pala kay Antonio the Hunter Mix Vlog, kay Tagad, kay Sir Bandido PH, Migo Adventure TV, by Dexter, Alanga TV, Lucas C, kay Rinan Fishing Adventure, kay Rough Boy Farm Vlog, at kay Jun TV Vlog. At shoutout din kay Beres Pero. Maraming salamat po. Meron nga pala tayong bagong project na gagawin mga parachong. Bali, gagawa nga pala tayo ng bagong spear gun natin na medyo maikse kaysa ginagamit natin ngayon. Kasi ang ganitong spear gun po kasi ay talagang medyo delikado kapag ito yung palagi natin ginagamit sa pag-hunt ng mga isdang buntog. Palagi kasi itong
na nabe-bend yung kanyang shop or doon sa kanyang flapper kapag tuwing tayo ay namamana nito at yung tinatama natin yung bato. Kaya isipan ko na gagawa ko ng isang pang spear gun na pang buntog hunting natin. Shoutout nga pala kay GRG Adventure sa paggawa ng ating magiging bagong trigger mechanism sa ating bagong project na gagawin. So sa merong balak na paggawa ng trigger mechanism ay pwede nyo pong kontakin si GRG Adventure sa kanyang YouTube channel or sa kanyang mismong account sa Facebook at Jumar Galion. Maganda yung quality ng ginagawa niyang trigger mechanism mga pare chong at napakalambot lang po ito kalapitin. Kaya recommended ko po ito dun sa mga espero na may balak na gagawa ng spear gun na sa kanya po kayo magpagawa dahil subok ko na po ito na napakalambot kalabitin at swak lang po ito sa bulsa. Shoutout din natin si Perch TV Vlog, Arnel Estrella, Ryan Felicio, Angkulatan at kay Sir Edward Kapangpangan. Maraming salamat po. Lilipat naman tayo ng ibang spot at papatuloy tayo sa pamamana. Bala itong mga nauna nating huli, idadaan muna natin ito sa buyer natin para maayos malagyan ng yellow agad kasi masisira ito kapag hindi nakalagyan ng yellow agad. Yan, makabang at sa pangalawang spot natin. A few minutes later. Nandito na tayo sa pangalawang spot natin. Bali, kakatapos na natin manangalian doon sa bahay. Yung huli nga pala natin kanina, doon inihatin natin doon sa buyer. Yun po ay nagtimbang ng 2 kilo. So ayos na rin yun.
At tag 180 per kilo, meron na rin tayong 300 plus doon. Kaya patuloy pa rin tayo. So, dadagdagan natin yung mga nahuli natin kanina. Bali, buntog lang yung papanayin natin ngayon. Or kung meron man tayong makita ng mga malalaking isda, panayin na rin natin. So, tara na! Kahit matunta! Na ulit to, so mababaw lang. Halos lahat po ay buntog or isdang buntog. Ayan po, marami po siya. Iwan ko lang kung ilang piraso to. Nasa mga 4 kilo siguro yan or 3 kilo. So lilipat na naman tayo habang maaga pa. Subukan natin dun sa kabila. Baka meron tayong makitang GT dun. So, go! Alright mga parachong, at pagkarating ko kagad dito sa area na to, ako ay nag-dive down kagad at chinek ko yung spot kung merong GT na magpakita sa atin. So itong spot na to ay minsan ko nakitaan din ng GT or tawag sa amin ay langog ng mga
mamaw na yung sizes. Kaya lang this time wala tayong nakita at medyo madilim na rin silalim, kaya tayo po ay nag-surface na lang. So bali nga pala dito sa spot at mga balit, yung ako ay nakapana ng dalawang ilak. Hindi ko na lang po ito na videoan gawa ng nag-shutdown na po yung ating camera. At ito na po yung panguling video natin dito sa area na to. One eternity later. So ayan mga bro, ito na po yung ating total sales sa huli natin lahat. So bali sa morning dive natin, nakahuli tayo ng 2 kilong buntog. At sa afternoon dive naman natin, nakahuli tayo ng 3 kilo. Bali, a total of 5 kilos lahat na buntog natin. At itong 1.4 naman ay ito yung ilak na nahuli ko, 2 piraso. Hindi ko na nabidyohan gawa ng nag-shutdown na po yung GoPro natin. At ang total po natin ay 1,080. So yung konsumo natin na ibabawas ay 1 litrong gasolina, 70. At ang linis na lang po natin ay 1,010 po. So ayan po yung kinita natin ngayon, 1,010. So kunis na rin po ito sa pang araw-araw na gastusin at pang allowance na rin doon sa pang eskwila. Ayan, pang baon. Ayan mga bro, kunis na po. At hanggang dito lang yung muna yung ating video. At maraming salamat sa inyong walang sawang po suporta sa atin. Maraming salamat mga bro. At stay tuned po sa ating marami pang adventure na gagawin.